Hello, 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 hello. Magandang araw po sa inyong lahat. So, welcome po ulit dito sa Almontero Tutorial. Okay, so sasabihin ko na agad, yung aking page po ay Almontero Tutorial sa Facebook and yung aking personal naman. Sabagay, kung nag-message kayo sa aking page, sa Almontero Tutorial po, may makikita kayo doon na i-add nyo ako sa personal ko, which is, ang pangalan po is Aldrin. Okay, so yung topic natin ngayon is all about G-Gibbs. Ayan, so medyo sa G-Gibbs is medyo okay-okay naman siya, and I think this is the better para sa mga gustong mag-installment. Pero ito po ay inaaprubahan lamang ni GCash, depende po sa inyong G-score sa GCash. Okay? So, sa mga nagtatanong kung legit ba ako or hindi, lagi kong sinasabi sa kanila, i-check nila yung page, i-check nila yung Almontero Tutorial, and eto, pwede nyo ding i-screenshot, I am legit! Okay, so legit po tayo, bawal po tayo sa mga scammer, and kung napanood nyo naman po ito, sigurado ako, maiintindihan nyo yung bawat scenario kung bakit ako legit, de joke lang. Okay, so yung G-Gibbs kasi namin actually is via payment link. Okay? Pag sinabi nating payment links kasi is ang kailangan dito, yung iba ang kailangan talaga dito. I mean, one of the most important thing here is mag-video call. Okay? Then kapag nakapag-video call tayo, itatransact natin or itatransact po natin yung ating mga G-Gibbs nang naka-video call. Ito po ay para mabawasan or maiwasan yung pagdududa and doubt. Kasi sino ba namang yung scammer na makikipag-video call habang nagtatransact and hanggang masend sa inyo yung mga funds. And every time naman na tumatawag po kami and every time naman na nagme-message kayo sa amin, nagpapaliwanag muna kami bago kami nagpapatuloy. And every pindot, every transaction is laging meron pong abiso ninyo kung okay ba or hindi. Okay, so sa mga nagtatanong dito po sa akin kung legit ba ako, oo naman, 100%. Okay, so i-check nyo lang po yung aking YouTube dyan or yung YouTube video about how to convert G-Gibbs or G-Gibbs, possibly bang i-convert, parang mga ganun. Di ko rin natanda yung mga title na ginagawa ko kasi medyo kung ano yung topic na medyo nagte-trend or yes, trending. Kung ano yung topic na medyo nabubyusan or napapanooran, ayun yung ginagawan natin. And syempre, kung saan may maraming tanong, ayun po yung ginagawan ko ng video. Okay, so sir, paano yun? May utang na ako sa G-Gibbs, ginamit ko sa grocery store. Pwede ba akong mag-advance para mayroon akong chance na tumaas yung aking G-Gibbs? Of course, ayan. So ang G-Gibbs kasi, is, tulad ng sinabi ko, depende pa rin to sa inyong mga credit score. Okay? So, ibig sabihin, or credit score, sorry, G-score. So, ibig sabihin po nito, once na ginamit mo ang G-Gibbs, this is for one time only. Kunyari, ang G-Gibbs mo ay 30,000. So, hindi mo pwedeng gamitin yung 5K lang muna. Or, pwede mo naman siyang gamitin kung yun lang talaga yung gusto mong gamitin. Okay? Ang G-Gibbs kasi is, once na ginamit mo na siya, kailangan mo munang bayaran yung ginamit mo bago ka maka-avail ulit. Okay? Halimbawa, ang credit limit mo is 30,000. So, ang ginamit mo is 10,000 only. So, ang mangyayari nun, kunyari, for installment ang 6 months, 6 months yung 10K, so, kailangan mo munang mabayaran yung 6 months na 10K. And the good news, pwede ka namang mag-advance payment. So, andyan na rin yung link sa aking previous video. Andyan yung link kung paano natin binabayaran si G-Gibbs ng advance. Okay. Ano bang benefits ng pagbabayad ng advance? Syempre, lahat naman ng mga utangan or lahat naman ng mga loan or financial services, matutuwa sila pag nag-advance payment ang isang client nila. So, the good thing is here, once na nag-advance ka sa G-Gibbs is magkakaroon ka ng rebates. Yung mga interest mo na dapat babayaran mo sa monthly mo, yun po yung makukuha mong rebates galing kay GCash. Okay? So, kung ikaw nais mong may utang ka sa G-Gibbs and nais mong i-pull na to kasi medyo masyadong matagal, nais mo na siyang i-pull agad, bayaran agad, pumunta ka lang kay GCash
other services, and hanapin nyo lang po yung financial services. Tapos, pindutin nyo lang po yung GGives doon. Then doon, pwede kayong maglagay ng amount kung ilan. Meron doong option kung ano yung amount na babayaran mo, or meron doong maglalagay ka ng tawag dito, kahit magkanong amount. So, ikaw na yung bahala. Kung gusto mong mag-advance, ilagay mo na lahat ng amount and pay. And make sure lang, meron kang pera sa GCash mo. Dapat meron kang sapat na pondo kung magkano ang ibabayad mo kay GCash. Okay? So, sana po, malinaw ang lahat. Okay, balik tayo sa pagko-convert. Yung pagko-convert kasi namin ng GGives is just a services. Ito po ay services na ibinibigay namin sa mga client namin. So, sa mga nagtatanong, ito po ba ay may service charge? Syempre po, may service charge. Unang-una kasi, ang ginagawa po namin dyan is yung aming investment dyan is yung oras. Pangalawa, yung tiwala na din para sa inyo. And pangatlo, yung pondo na, anong tawag dito? Yung pondo na ibibigay namin sa inyo is, kumbaga, gagamitin namin yung GGives nyo as the option to buy some items, to cash in sa mga bagay-bagay, and ibig sabihin, gagamitin namin yung funds namin kahit hindi siya masyadong emergency. So, ayun pa lang, sacrifices na para sa amin kasi ma-hold yung mga pwedeng income nung maaari naming magamit na funds na ibinigay namin sa inyo. Ano daw? Parang magulo. De, okay ulit. So, ibig sabihin, kunyari, meron kayong 30K, magko-convert kami. So, yung ibibigay namin sa inyo, ayun po yung pera namin na puhunan, na paikot sa mga businesses na meron kami. Okay, so ibig sabihin, yung service charge, kumbaga, ayun yung kapalit ng pagbibigay sa inyo ng pondo, and total, hindi naman ito real-time sa amin, pero real-time sa inyo, yun ang maganda, real-time sa inyo, pero sa amin hindi, yun yung binabayaran ninyo. Imbis na magamit namin sa ibang bagay, kinoconvert na lang namin yung GGives nyo para naman makatulong kami sa inyo, at the same time, makatulong kayo sa amin. Kasi meron din naman kaming nakukuha sa inyo na charge, and that charges po ay malaking bagay na para sa aming mga business owner. Okay, so far yan lang naman po yung ating video tutorial tungkol sa GGives. Pwedeng bayaran siya, pwedeng i-convert yan sa GCash, and with service charge po, at ang ating process po ay video call. Kung hindi po, or payment links, kung hindi po kayo willing na makipag-video call, hindi po talaga mapaprocess yan. Depende na lang po kung meron po kayong tiwala sa akin, sa mukhang ito. Okay, so hanggang dito na lang po yung ating video. Maraming salamat po sa mga manonood. And sorry nga po pala, or pasensya na po pala sa mga time na mga nagko-comment about Excel. Hindi na ako masyadong makapag-record ng tutorial about Microsoft Excel dahil nandito na po tayo sa highway and medyo maingay. And soon, pag nakabili po tayo ng laptop na maaari nating dalhin sa bahay, doon po makakapag-record po rin tayo. So, pasensya na po. Okay, so hanggang dito na lang po. Hanggang sa muli nating pagkikita. Maraming salamat po sa patuloy na tumatangkil. Ayan. So, huwag niyo po akong kalilimutan. I'm Aldrin Almontero, Almontero Tutorial sa Facebook, Aldrin sa personal ano ko po. Tapos, don't forget to subscribe po para magpatuloy tayo sa ating mga ginagawa. Okay? So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayong lahat. Bye-bye-bye!